Breaking news mga kapatid, Russia nagbabala sa US at UK na tigilan na ang pag-atake sa Yemen at pagpapadala ng mga barkong pandigma sa Red Sea. Sa ngayon kasi kapatid, ang pamunuan ng Russia ay nagsalita na patungkol sa sigalot na nagaganap sa Middle East kasama na ang pagkakaroon ng gulo sa Red Sea. Inakusahan ng Russia ang US at UK sa pagdami ng mga Houthis na nakikipaglaban sa Yemen. Ayon pa sa Russia na ang pakikipagnegosasyon sa Houthis ay hindi magaganap kung patuloy na inaatake ng US at UK ang Yemen. Ayon pa sa Russia na napakamakasarili ng dalawang bansang ito at sila ang dahilan ng mga airstrike sa Red Sea at Yemen at pagdami ng mga militanteng grupo. Ayon naman kay Sergey Lavrov, isang Russian Foreign Ministry, na ang pinaka-importanteng gawin ngayon ay tigilan ang pagiging bayolente sa Yemen dahil kung ang Amerika at UK ay patuloy na magiging agresibo, mas lalong walang mga Houthis na magsasalita patungkol sa ginagawa nilang pag-atake. So pakinggan natin ang buong komento ng Russian Foreign Minister. Насколько сейчас эти переговоры реалистично возобновить и когда это может произойти? Мне сказать затруднительно. Сейчас самое главное, конечно, прекратить агрессию против Йемена, потому что чем больше американцы и англичане бомбят, тем меньше у хуситов желания разговаривать. Вот. Но это стиль наших англосаксонских коллег. Им важно везде где-то вот намутить воду и потом смотреть, как можно из-за Ла-Манша, из-за Атлантического океана какие-то разыгрывать комбинации, которые будут продвигать эгоистичные интересы Лондона и Вашингтона. January 17, нам унанг маганап анг пагатаке нанг US са Йемен, ат пинонтирья нито анг мага милитантинг групонг Houthis. Хинди ланг ян капатид, дахил анг иба панг мага бансанг каальядо нанг US ай нагпадала на дин нанг иба панг мага барко са Red Sea para suportahan ng US at UK at puksain ang mga Houthis na nagsasagawa ng mga pag-atake sa mga barkong dumadaan sa karagatang ito. Ang Russia ay hindi sang-ayon sa mga ginagawang hakbang ng US at UK at sa tingin ko kapatid, ang gustong iparating ng Russia dito ay mag-usap ng maayos ang dalawang bansa at mga Houthis. Pero teka, sana naisip din ng Russia yan bago nila atakihin ang Ukraine. Sa kabilang dako naman kapatid, patuloy na nagaganap ang sigalot sa Red Sea at ang mga Houthis ay may inatake na namang isang commercial ship. Kaya naman ang US ay nag-launch ulit ng ika-5 round strike laban sa mga militanteng grupong ito at nasira nito ang dalawang anti-ship missile ng mga Houthi. Hindi naman nagpatinag ang mga Houthi at sinabing hindi sila titigil sa pag-atake. Ang Genco Picardy ship na pinapatakbo ng US sa Red Sea region ay inatake ng Houthi noong January 17 at dahil dyan, itinalaga ng US ang mga ito bilang teroristang grupo. Ayon sa Genco na may hawak sa barkong ito, ang barko ay tinamaan ng isang projectile habang binabaybay ang karagatan at ang barko ay may kargang prospect rock cargo. Ang barko ay nagtamo ng malaking pinsala, dahilan para hindi ito makapaglayag. Buti na lang kapatid, walang taong nadamay sa pag-atake na ito. January 15 naman, nang tinarget din ng Houthis ang isang barko na pinapatakbo at pagmamay-ari ng US. Gamit ang isang anti-ship ballistic missile, inatake ito ng mga Houthis. Gayunpaman, hindi naman ito nagkaroon ng malaking damage. Dahil sa mga pag-ataking ginagawa ng Houthis, idinagdag sila sa specially designated global terrorist list. Ayon sa US na ang hakbang na ito ay makakatulong sa pagputol ng pondo sa mga Houthis. Sa kabilang dako naman, ang Pakistan at Iran ay nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan at ito, panoorin natin. We'll be right back.
Breaking news mga kapatid, Pakistan, gumanti na sa Iran. Iran, hindi inaakalang ganito pala kalakas ang Pakistan. Kung mababalitaan natin itong mga nakalipas na araw, ang Iran ay nagpalipad ng isang rocket na tumama sa Pakistan at nagdulot ng malaking pagsabog. Dito ay nagambala nila ang isang nahihimbing na bansa at sa ngayon ang Pakistan ay nagsisimula ng gumanti sa pagkakamaling ginawa ng Iran. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa kada linggo. Naglungsad na ng sunod-sunod na pag-atake ang mga militar ng Pakistan at inatake ang isang grupo sa loob ng Iran sa timog silangan nito. Dito ay makikita na wasak ang gusali at sinasabing walang nasawi sa mga target ng Pakistan, ngunit nadamay naman sa pagsabog ang 10 mga sibilyan. Ayon sa Pakistan na nagsagawa sila ng mga pag-atake para sa mga militanteng grupo na nagtatago sa balwarte ng Iran. Gamit ng mga ito, ang Chinese fighter jet na FJ-17 Thunder, J-10C Big Bros Dragon at isang UAV drone. Nagsagawa ng airstrike ang Islamic Republic of Pakistan. Gamit ang mga drone, 7 lokasyon ang tinarget ng Pakistan at tagumpay nila itong tinamaan. Sa 7 lokasyon na ito, nasawi ang ilang mga militanteng grupo na naglulungga dito. Isinagawa nila ang pag-atake 2 araw matapos pasabugin ng IRGC o Iranian Revolutionary Guard Corps ang isang lungsod sa loob ng Pakistan. Ayon naman sa Iran na tinarget lamang nila ang isang grupo ng mga rebelde na nagtatago sa loob ng Pakistan. Kaya naman ang Pakistan ay nagsagawa din ng pag-atake at sinabi din nila na rebelde lang din ang balak nilang patamaan. Ibang-iba ang Pakistan sa lahat ng inatake ng Iran dahil ito lamang ang bukod-tanging sumagot sa mga pagbobombang ginagawa ng Iran sa loob ng Middle East. Ang Pakistan ay handang makipaggera, lalaban ito pangil sa pangil. Siyempre bago tayo magtapos, shoutout muna sa mga taong ito.